simulan ng vlog na ito, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, share, at syempre huwag nyo rin kalimutang i-click on notification bell dyan sa tabi ng subscribe button para naman makareceive ka ng mga notification kapag ka meron akong mga bagong video na ina-upload. Okay ba yun mga besh? Yes mga besh, ang pag-uusapin natin ngayong araw ay ang tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga OFW. I'm sure kung OFW ka, makaka-relate ka dito. At kung hindi ka naman OFW, kung meron kang mga kaibigan, kung meron kang kapatid, pinsan, or kamag-anak, or nanay, or tatay na OFW, sigurado, makaka-relate ka rin dito. Alright? Simulan na natin yan! Ang isang uri, or number one uri ng OFW, ay yung mga breadwinner. Sila yung mga tipong in charge sa lahat ng gastos, tuition fee ng mga anak, in charge sa gastusin sa utilities, katulad ng Meralco, Maynila, cable, internet, lahat ng yan, ikaw, pasan-pasan mo lahat yan. Ultimo mga projects ng anak mo sa school, sagot mo rin ng mga yun. Yan yung number one na isang uri ng OFW ay ang mga breadwinner. Saludo tayo sa mga yan. Besh! Ayan. Ang susunod na uri ng OFW or ang pangalawang uri ng OFW ay yung mga ulirang kapatid ng OFW. Ulirang kapatid, sila yung tulong ng tulong sa lahat ng mga kapatid. Yan. Hanggang sa kuya, hanggang sa bunso, tutulungan niya ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, pag-aaralin pa, diba? Sagot ang tuition fee. Ang mga projects, ultimo mga pang-JS prom, ultimo pang date ng mga kapatid, tutulungan pa rin niya. Chuy. Ikatlong uri naman ng OFW ay yung madiskarteng OFW. Madiskarte, yung tipong ibebenta ang kahit na ano. Yan, luluto ng kutsinta, ng puto, ng spaghetti, ng pansit, ng tinapa, ng club na pula, yan. Sila yung mga yan. Tapos ipopost lahat sa Facebook at i-invite lahat ng mga friends para bumili sa kanya. Wait, okay naman yung mga ganyang diskarte, di ba? Yung mga ganyang madiskarteng OFW. Tulungan din natin yan kapag halimbawa, may nasalubong ka ng OFW habang ikaw ay naglalakad from supermarket. Tapos binibentahan ka ng pagkain. Bilan mo, kawawa din naman. Isipin mo, hindi naman gaganon yun kung malaki yung sweldo, di ba? Kaya nga siya dumidiskarte ng ganun para makatulong dun sa pandagdag dun sa kanyang budget, no? Kaya pag may mga ganyan, bilan nyo, kasi kawawa naman, di ba? Tulong lang din. So yan yung ikatlong uri ng OFW, ang madiscarding OFW. Uri ng OFW number 4! Ito naman yung mga rakiterang OFW. Rakitero o rakiterang OFW. Sila yung mga racket ng racket. Manicure, pedicure, gupit, mga ganyan. At meron ding mga dumidiscarte ng mga plancha, dumidiscarte ng linis ng flat, yung mga ganyan. Five! Sila yung mga emotero at emoterang OFW. Sila yung mga nag-abroad para mag-move on, para makalim. Broken heart, yun. Nag-abroad sila para lumayo, magpahalayo-layo para kalimutan ng nakaraan. Marinig lang ng love song, lumuluha na. Sila yung mga yan, yung mga sensitive masyado. Sila yung mga emotero at emoterang OFW. Yung nag-abroad para mag-move on. Move on from what? Ang saklap nun, no? Okay, nandito na tayo sa number 6 uri ng OFW. Sila yung mga social climber ng OFW. Mga shala-shala, yung mga naka-braces. yung mga tipong nakakulay ang buhok, mga ganyan. Yung putok na putok yung mga muso, mga sosyal. Pero wag ka, nagbabas din naman. Sila yung kahit na walang maipadala, makaporma lang. Punta ka dito para mag-Starbucks? Hello! Pero hindi naman masama. O, basta kung may extra kang pera na para doon, para baka punta ka ng makapag-copy ka sa Starbucks, walang problema yun. Basta importante, nagagampanan mo yung responsibilidad mo sa pamilya mo. No? Ito pa isang uri ng OFW. Yung OFW naging third party. Oo.
sila ang mga katwira nila yung nalungkot kasi sila. Yan, kaya naging kabep at kumabep. Hello, lalandi lang mga te, mga kuya, maayos kayo. Yung mga asawa niyo dito sa Philippines, son, nalulungkot. Ikaw dito, landi-landi niyo. Hello! At ito na ang pang-8 uri ng OFW. At ito yung mga wala nang babalik. Yung mga tipong nag-abroad para makaipon sa kanilang bonggang kasal. Sila yung mga nag-abroad para pag-ipunan ng engagement. Pero, masaklap dito. Wala ka na palang babalikan, best. Nabuntis na pala ng best friend mo yung girlfriend mo. Wala na palang magaganap na kasalan, di ba? Eno ngayon, kung nasaktan ka, di at least ang dami mong pera, dami mong ipon, o di, hello, sino nawalan, di ba? O di, hanap ka na lang ng ibang mapapakasalan. Number 9 naman, na uri ng OFW ay yung mga achiever. Yan, yung mga tipong maraming accomplishment. Yan, yung tipong gustong palitan yung CEO ng company at sila na yung gustong pumalit. Yung mga masisipag ng OFW. Actually, lahat naman ng uri ng OFW, masisipag yan. Pero ng goal na dapat in 2 years time, eto ko, yung ganyan. Yung nakikita niya yung sarili niya na umaangat. So, pag mayroon kayong mga kaibigan na ganito or kasama sa work na ganito, i-tropa nyo. Kasi ano to eh, malakas tumaka pang impluensya, diba? Malay mo, ano, darating yung time na gagawin mo siyang ano, motivation para sa sarili mo rin, para may inspiration ka, para umangat ka din ng bonggang-bongga, diba? So, palakpakan natin mga achievers. Palakpakan natin sila ng bonggang-bongga or paksang-pong uri ng OFW. Sila yung mga social media personality. Yeah. Ang ginawa ko hindi mag-post sa ng mga nangyayari sa buhay nila sa abroad. Gadget, naka-post yan ng bongga-bongga. Ang parting pinupuntahan at mga kinakainang restaurant, naka-post lahat dyan. Facebook, Instagram, Snapchat, lahat dyan, nandun. Huwag natin pag-isipan ng masama kapag ang isang OFW ay papansin sa social media, di ba? Huwag natin, ano yan, huwag natin bigyan ng ibang kahulugan, no? So, or yan yung way nila or outlet nila para ma-lessen yung kanilang homesy. At yan ang mga beshi, ang 10 uri ng OFW. Kung meron ka pang gustong idagdag, i-comment mo lang dyan sa baba at gagawa tayo ng part 2 ng video na ito. Okay ba yan mga besh? Maraming salamat! Bye!